At dinala na nga sa piskalya ng kolumnistang si Mon Tulfo ang kanyang laban kontra sa grupo ng mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barretto. Ipinakita pa rin ni Tulfo sa GMA News sa mga litratong kuha niya kay Claudine na ikinagalit daw ng aktres. Narito ang pagtutok ni Emil Sumangil. Ito ang mga larawang kuha ng kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo mula sa kanyang cellphone sa luggage counter ng Cebu Pacific sa NAIA Terminal 3. Makikita sa larawan ng aktres na si Claudine Barretto na nakatagilid sa kuha ng cellphone camera katabi ang iba pang mga pasahero. Nakaharap sa desk ng luggage counter ang aktres kung saan naman nakapwesto ang ground crew ng Cebu Pacific na batay sa cellphone photo ay may mga kausap sa telepono. Ayon kay Tulfo, sa pagkuha niya ng mga litratong ito, nagsimula ang konfrontasyon nila ng asawa ng aktres na si Raymart Santiago. Ipinakita ni Tulfo sa GMA News sa mga larawang ito matapos niyang ipasilip sa kanyang mga abogado ang mga kuha niya sa cellphone. Kaninang umaga, sinampahan ni Tulfo ng mga reklamong grave coercion at physical injury sa Pasay City Prosecutor's Office ang mag-asawang Santiago at ang kaibigan na kinilalang si Edward Atiliano at ilang pang John Doe's. Naka-shades at suot ni Tulfo ang vest na gamit niya noong siya inapaaway noong Sabado. Nang hubarin niya ang kanyang salamin, ipinakita niya ang namung dugo sa kanyang kanang muka at mata. Marka raw ng mga tama ng kamao na tinanggap niya mula sa grupo ni Santiago. Matapos maisumite ang kanyang sinumpaang salaysay, dito na nagbitiw ng mensahe si Tulfo para kina Santiago at Barretto. Yung magandang pagkatao na pinakikita mo sa ninyo sa harap ng kamera, dapat ay consistent dun sa labas. Ang Pasay Police bumalik muli sa luggage counter area ng Terminal 3 kung saan naganap ang bugbugan para mag-imbestiga. Magkakanta pa kami ng mga follow-up investigation para malinawa namin, makakalap kami ng mga karagdagang ebidensya para mas luminaw itong incidenting ito. Si Tulfo naman makarang magpa-check up. Alauna ng hapon, dumiretso siya sa kanyang programa sa radyo. Pagsalang sa anchor's booth, muling ibinulalas ni Tulfo ang kanyang sentimiento hinggil sa nangyaring gulo. Kamusta ka na raw, Kuya Mon, sabi ng mga listeners natin? Okay lang, kahit na may konting pamamaga. May pamamaga din sa pisngi ko. Sa kanang mata. Sa kanang mata, gawa ng mga bugbog na tinumo ko. At saka yung... boses mo, ba't ito ganyan? Boses ko dahil nasa kala ko eh. Oh, mahigpit. Tiyak, mahigpit na tiyak yan kasi ang masakit nito, boses. Kasi hindi yun sana ako masasaktan ng ganon. Mm-hmm. Kung... hindi ako nagtiwala if I didn't let my guard down. Halos kulang sa isang oras na silagot at binanata ng mga inilabas na bersyon ng kwento ng mag-asawang Raymart at Claudine. Ay, kumukuha ng video. sabi ko, hindi ko siya pinansin. Dito ka lang. Nilagay ko lang siya. Sabi ko, bakit ba pakikialaman ako nito? Hmm. Yung kinapurtil yung freedom ko ng pamamahayag. Pati ang airport police na dapat sana raw ay umawat at gumita nang siya'y kinukuyog na ginisa ni Tulfo sa kanyang programa. Na-choke ako eh. Sa tanang buhay ko ngayon ako na-choke kahit na nung nag-aaral ako sa judo, hindi ako na-choke ng gano'n. Ang masakit na masakit talaga, hindi naawat ng mga police, airport police, at saka blue guards, yung mga dumubog sa akin. Yan ko nga napatunayan at malalong tumibay yung hindi ko kawalan ko ng pagtitiwala sa mga alagyan ng batas. Samantala, ang pamunuan ng NAIA dumepensa naman sa pahayag ni Tulfo. Ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho. Hindi naman sila mga bata na kailang pinguti pa yung tenga para paawatin o kaya i-handcuff sila para ano. Inawat sila, but they went back at each other. So what can we do? Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.